So guys, ito po, meron tayong bagong report. So nakita ko tong mic tsaka itong headphones sa mall kanina. And nakita talaga ako yung robot to. So kulay blue pa. So binili ko na. So ito ang gagamitin natin pag nasa labas tayo, okay? So ito pong news na to, yung paglipat ng MP Nation kay Isko Moreno. Actually, nung Wednesday pa nangyari ito. Nung kumapansin nyo, nung Wednesday, nandun ako sa City Hall, may interview ako kay Doc Manny Calayan. Kasama siya dito sa grupo na to eh. Pero hindi ko pa nilabas yung buong video kaagad. Hinintay ko po yung announcement and yung paglabas sa news. At ngayong araw nga po, lumabas na sa mga balita. So pwede ko nang i-report sa inyo and mag-react po ako. Kasi yung marami sa mga membro dito ay very close sa akin at sa pamilya ko. Okay, talagang kaya nandito ako nung Wednesday kasi nung paglipat nila. So natuwa din ako. And at the same time, syempre, medyo nalulungkot din kasi syempre sila ay dati kay Manny Pacquiao at ngayon po kay Isko Moreno na. So basahin po natin yung news pagkatapos po tsaka po ako magre-react, okay? MP Nation, among the biggest and most organized volunteer organizations supporting Manny Pacquiao, has switched its support to Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. So yun, in a statement issued through lead convener Colonel Danny Enriquez, said it was a collegial decision of its executive committee to abandon Pacquiao and throw their support behind Moreno. Okay? So MP Nation is now IM4P or Isko Moreno for President Movement, sabi ni Enriquez. Adding that the group would have wanted the two to be in one ticket. Yun naman talaga ang gusto ng iba. Kahit si Lito Atienza, yun naman talaga ang gusto, magkasama yung dalawa. We must admit that the infighting of PDP Laban has caused much damage and backlog to Senator Manny's campaign. So, ayun, alam natin nag-aaway talaga yan, yung Cusi faction and then yung Pacquiao faction kay Pimentel. So, Enrique said that he have not forced any of their members to join them. But more than 70% of their volunteer groups signified their commitment to go where MP Nation is going. So, yun nga, sila yung nandoon nung Wednesday, kasama sila na nag-o-taking kay Mayor Isko. Tapos, they have already come out in support of the Manila City Chief during his motorcade in late October. So sumama na sila doon sa motorcade. And doon sa Volunteers Day, nandun sila, nakita ko din sila. Hindi ko palang ini-interview kasi hinintay ko nga itong announcement na to. So sabi ni Enriquez, ni Colonel Danny, Mayor Isko has already shown us the blueprint to bring the Philippines back on its feet with his fight against the pandemic, as well as all the projects and programs he has undertaken in such a short span of time as Mayor of Manila, sabi ni Colonel Danny. So Enriquez pointed out that both Pacquiao and Moreno share the same narrative of rising up from poverty to succeed in their respective fields prior to entering public service. So which our group believes is key in truly resolving the great socio-economic divide that has plagued this country for generations. So yung tama nga naman, pareho yung storya ni Senator Manny at ni Mayor Isko, yung kanilang galing sa hirap, pag-akyat. So they share that same narrative, yung parehong kwento sa buhay na ganyan. So though magkaiba yung kanilang tinahak na landas, di ba? Si Mayor Isko mas matagal sa public service, si Manny mas nakilala bilang boksingero. One of the greatest of all times na boksingero. So dagdag pa dyan, we still hope they can be together, but if not, then we are sure that Mayor Isko will succeed in carrying the torch of real change for the poor that Senator Pacquiao would have carried for our country and our future generation. So in fairness to them, gusto pa rin nilang magkasama yung dalawa, gusto pa rin nilang mapunta sa isang ticket, pero yun na nga, sila ay lumipat na at sila ay kakampi na ni Mayor Isko dito sa laban natin. So welcome to the group,
ito pong sila Colonel Danny Enriquez. Of course, marami siyang kasama dyan sa grupo na yan in the coming videos. Pag habang we tell this ongoing story, ibabanggitin ko po yung mga iba't ibang kasama niya. Iba't ibang sectors po yan eh. Merong sectors para senior citizen, merong religious na sector, merong mga LGU, meron sa mga probinsya, merong mga chapters, iba-iba. Tapos, ayun, marami akong kaibigan dito sa MP Nation na yan, na IM4P na grupo na ngayon. IM4 President group na ngayon. And yung kanilang opisina sa Makati, ayun, I think it will be used na to promote itong si Isko Moreno. And alam naman natin yung momentum, itong si Isko Moreno tuloy-tuloy pa rin, kahit anong pambaba sa social media, kahit anong paninira ang ginagawa ng ibang tao, hindi po mapigilan yung pong pag-angat ni Isko Moreno sa mga survey from August, September, at ngayon po October, November, talagang hindi po mapigil at parami po ng parami. Kasi nakikita naman ng mga tao, the thing is kasi itong si Isko Moreno, hindi naman siya ganun pa kakilala nung bawat probinsya. Dito sa Metro Manila, kilalang kilala siya. Pero pag yung medyo lumalayo-layo ko na ng konti, konti lang ang kanilang nalalaman kay Isko. So yun ang isang advantage ni Isko Moreno. Pag nakikita ng tao kung ano yung kanyang husay, kung ano yung kanyang galing, nakikita na magaling pala. Maayos pala, ang ganda pala na nagawa niya sa Maynila. Ito pala hindi puro pangako, ito pala hindi puro plano. Ito ginagawa, ito merong creative na mind na gumawa ng mga actual na solusyon para sa mga problema. Itong sa issue ng paglipat ng MP Nation sa Team Isko, marami po ang nasaktan. To be honest, kahit yung mga membro ng MP Nation, masakit din sa kanila. Masakit, so, totoo lang. Kasi, syempre, mahal nila si Manny. Totoo naman yun eh. Walang question dun eh. Kaya nga sila nag-MP Nation eh. Mahal nila si Manny. Kaso, yun nga, merong mga problema within the campaign na actually medyo may idea ako dun sa mga kaganapan dyan. Hindi ko pwedeng ikwento lahat, pero in the coming days, try kong share as much as I can dun sa mga pangyayari. So, merong mga problema talaga within the campaign. Nasabi naman niya, and maraming mga behind the scenes na mga problema na hindi naayos, and yun nga, ang daming ding problema talaga sa kampanya ni Senator Manny. So yun, pero like, maski ako din naman eh, si Senator Manny napakabait niyan, talagang mabuti yung puso niyan, but in terms of managing, pagmamanage kunyari ng mga kumpanya, pagmamanage ng MPBL, pagmamanage ng mga investments niya, pagmamanage ng kanyang kampanya, doon ako medyo nakukulangan talaga. Medyo hindi kakayanin talaga ni Senator Manny. And yun yung aking apprehension about sa kanya. Pero pagdating sa kabutihan at sa akin, niwala din ako, hindi din ko rakot itong si Senator Manny. Talagang seryoso naman siya na gusto niyang alisin yung corruption sa bansa. Naniwala naman ako sa kanya noon. Though, syempre, ang tanong dyan, kung may political will ba para i-implement yung mga ganong klase ng mga programa. So, ayun, makita po natin this week. I will try to report more about this issue. And, ibibigay ko sa inyo yung basta, medyo malapit eh. Yung ilan ba sa membro nila? Siguro mga apat sa membro nila ang medyo malapit sa na top leaders, including Colonel Danny. Si Colonel Danny, very close kay Papa. Barkada ng tatay ko actually. Madalas sa bahay. Nakita ko sa bahay. So pag nasa bahay siya, nagkukwentuhan kami. Siya, Manny Pacquiao, ako Isko Moreno. Pero okay lang kasi he's a very good friend. And alam naman namin, politika lang to. Pero ngayon, na isang grupo kami, that is very great and very good news na hindi na kami magkalaban sa politika pag pupunta siya ng bahay. So welcome po sa Team Isko, Colonel Danny Enriquez at MP Nation. Kamusta po? Welcome po kayo dito. Kami din po, ako din po, si Senator Manny, love ko din yan. Mahal ko din naman si Senator Manny katulad ninyo. Pero syempre, ang pinag-uusapan po natin, who is the best leader to lead the nation sa 2022 and beyond. So, yun po. Hopefully, magtagumpay po tayo sa ating goal, ating mission, para mapanalo si Isko Moreno. So, yun guys, tuloy-tuloy lang po yung ating coverage sa aking bagong mic at bagong headphones na pambata. See you po sa next video. Philippines, God first. Bye-bye, guys.